Ah, so ayan mga kois, yon bagong motor ng ating katrabaho mga kois. Yahoo! Honda Beat version 3 'to, 'di ba? Bago wag mo ano yun, yung ano, simulator. Wag mo ano yun. Yan. Lipad ka sana. Yan, bagong kuha niya mga kois. Honda Beat version 3. I-road test namin kasi naiwan yung cellphone niya sa bahay nila. Tandaan lang ha. Wala, may lisensya naman ako eh. Sana all. yan. Sabi, tahimik. Peekaboo. Tahimik lang oh. Yan itong magandang ano. Magandang naka-emblem pa no. Na magkano ba to? 72. Cash mo to? 76 yung cash. Tapos kinash mo to? Oo. Oh, chicks. Ah, tumubo sila ng 4K no? Tumubo sila ng 4K? Hindi, kasama pa pay. Ah, sama na yung registro. Oo. Tama, kasi 3 years register na to eh. Tsaka maganda dito pre, nakaano. Yung kay Mackenzie ba, magkano din yung pareha lang? Hindi ko alam magkano po. Kasi di, naka-decals lang yun. Sa'yo naka-emblem eh. Ito, naka-emblem yung pangalan, no? Yung Beat, siguro pre, medyo mahal ito ng konti sa kanya. Kasi alam ko. Pareha lang pre, 72 rin yun eh. 72 din yun. Kinash mo lang. Pag kinash, 76. 76 yung SRP, 72. 72-10, ayos. Ito, maganda ka mumili ha. O talagang wala lang siyang mapili nung araw na yun. Na kulay. Oo. Yun lang talaga yung kulay na yun. Kung tutusin, pwede niya naman dalo. Palitan. Hindi, mag-request siya. Ito pinawalan ko kasi. Ah. Ang meron doon pula, tsaka dilaw nung nakarama. So yun mga kois, ito nga yung Honda Beat version 3. Sulit pala yung matte black no, with gold. Yung isa namin kasing katrabaho, kumuha din ng Honda Beat kasi nga lang, decals naman yun sa kanya. Ito, naka-emblem na. Ito, naka-emblem na yung pangalan nyo. Tapos, yung mugs niya is kulay gold. Ganda. Hindi ka na mapagasto para lang pa ano-ano ang kulay yung mugs mo. Ang ganda din ng ano nyo, ng cup sa langis. Haba oh. Haba. Siyempre, naka-airpan to. Airpan, hindi siya liquid cooled. Air cooled lang siya. So, yun mga kois. Ayun, oh, may bulsa siya dito. Ah, ano to? Charging port. Ang ganda ng charging port niya kasi may sarado nga na. Ito yung bulsa niya. Walang sarado. Hindi na mamatay yung ano niya. Hindi pala nakalock. Kaya pala hindi namatay. Siyempre, naka-ano siya, naka-analog. With digital. Tahimik siya, no? Tapos ito lang yung napansin ko mga kois, no? Yung ano niya. Ito yung plate light niya. Parang pang malalaking motor. Ah? Ako naman? Sige. Ayos, ako na naman magdadrive. Ayun, matatry natin to. Saan tayo? Nagtahan? Diretso tayo nagtahan o dito na sa Mercury? Kilala ka naman nata dito eh. Oh, ganda pre. Pagago, nag-engine brake nga. Yung akala mo may nagbi-brake yung ano. Oo, sa ano ko lang ito nararamdaman sa mga underbone. Bigat dito. Diba nakikita mo magbuhay bigat? Oo. Gago, may pulis. Gayan, taga dyan lang. Taga dyan lang din yan. Oo, yung upuan niya. Grabe, parang ang kapal ng ano niya, ng pagkaka-foam. Lalagay ng foam. Ganda ng upuan, pre. Hindi siya nakakabagot. Para sa mga baguhan ng mga motorcycle rider, oh. Ito, bagay na bagay sa inyo, Honda Beat. Sobrang suwabe, tsaka pre. Sa inyo mga kois, na ano na nga natin na napa-under natin at napa-drive natin itong Honda Beat version 3. Hindi na tayo magbabase sa mga specs nito kasi alam nyo naman yung specs nito kasi nakapanood naman kayo siguro sa iba, di ba? So yun mga kois, ito
Ang napansin ko dito, yung kanyang side mirror, pinalaki yung side mirror niya. Tapos pinaliit naman yung handle. Tingnan nyo naman na pinaliit siya, hindi katulad sa click. Haba, di ba? Ito, ganda. Tsaka pinalaki siya, binagay talaga siya, oh. Edges, edges din siya, oh. Patulis. Tapos yung harap niya, nagbago din siya kaysa sa mga version 2, version 1. Patulis din. Parang ang daming edges dito sa bagong version click. Version 3 ng Honda Beat. Tapos medyo mataas yung kanyang ano, frame. Mataas yung frame niya. Hindi naman yung clearance maliit, maano lang, mababa lang. Frame niya mataas kasi tingnan niyo naman, oh. Sobrang ano, laki. Tapos yun, oh, naka-carbon shield din yung kanyang cover ng tambucho. Malinis tignan, mga koys. Madaling punasan, madaling anuhin, tanggalin, baklasin. Sobrang dali lang. So yun, mga koys, no. Ang sinasabi ko sa inyo, ang ganda ng kanyang ano. Tsaka yung foam niya, mga koys, upuan niya. Pag Honda talaga, tignan nyo naman ang upuan. Sobrang kapal dito sa harap, oh. Kaya pag umupo ka, pag nagbabounce, nagbabounce ka rin kasi, oh. Ganda. Tsaka hindi siya madulas. Tingnan mo yung pagka matte black niya, mga koys. Makikita nyo dyan sa ADV tsaka sa Winner X. Ganito yung pagka matte black niya. Ganda, no? Yan, sa mga bagong riders dyan, sa mga ano nating mga riders, mga baguhan, kung gusto nyong mamili ng mga motor o kaya nyong i-drive, ito, friendly motorcycle, si Honda Beat version 3. Siyempre, naka-ano pa, peanut bulb pa yung kanyang signal light. Pero ang kanyang ano, headlight is LED na. Sa harap likod, ganun pa rin, peanut bulb. Pero itong brake light siguro, ah, oh, nakabulb din, bulb type. Oh, tulad na sa akin, oh. Tingnan mo yung air blade ko na muffler cover, papariya sa kanya. Naka-carbon. Pwede na! Ano? So, yun lang, mga koys. Ganun pa rin, nandito pa rin yung kanyang battery sa harapan. Sobrang luwag sa loob, oh. Nakikita nyo ang luwag sa loob, oh. Luwag siya. Ayun, may hook din dito. So ito yung ano lang, push start lang ang nasa kaliwa, ang sa kanan. Siyempre nasa button nandito. High beam, busina, tsaka signal light. Tsaka ang busina niya, mga kuys, ang cute, ha. Parang Tweety Bird. Parang Tweety Bird. So yun, mga kuys, overall sa akin, no, pagbaguhan ka, mas maganda to sakyan or i-drive. So maraming salamat, naka-experience tayo ng Honda Beat sa ating katrabaho na si JJ. So yun lang, mga koys, para mag-isa muli. Thank you.